Yun, what's up guys? Welcome back to my channel, Kalimay Online. At yung mga baguhan lang sa ating channel, napadaan lang kayo sa ating channel, mag-subscribe na po kayo at i-on ang bell para palaging updated kapag may mga bago tayong content, no? Pag meron tayong mga review, lalong-lalo na sa mga coin natin at mga token. Yan, sinasama natin yung mga token, syempre, kasi kapag kayo po ay nagko-collection, kasama po yan, di ba? Katulad po nitong ating hawa ngayon, no? Sino bang pamilyar dito sa token na ito? Napakalaki na itong token na ito. Oops, nahulog, mapalag-palag pa, mukhang buhay pa itong bariya, no? Ayan. Sino nga bang pamilyar sa token na ito? Ako, hindi ako pamilyar sa mga token na ito. Nagkaroon lang ako nito dahil binihagi sa atin ni Rene, no? So, shoutout kay Rene. At ito, meron naman tayo na content dahil sa kanyang pag-abot ng mga koleksyon niya. Ayan. Kikilalanin natin siyempre ito at mag-comment po kayo doon sa mga mahilig magkasino dyan. Sigurado ako, kilala nyo to, mga mahilig magkasino dyan, no? Manila, eh, no? Manila Casino, ayan, sa Ubers niya. Ayan, no? So, nakikita nyo, napakaganda ang token ito, no? Malaki, makapal at maganda ang kulay, eh. Kaya titignan din natin, siyempre. Katulad ng ginagawa natin sa mga BSP series coins, no? Pag kinikilala natin ang barya, pumunta tayo dito sa Numista. At mayroon naman, nung nag-search ako, mayroon akong nakita. Ayan, game token, Manila Casino. At parehong-pareho ng ating token. Yung picture na nandyan, no? At ayan siya, guys. Diba? Nandyan, eh, no? 13.4 gram na malaki. At copper nickel ang kanyang composition. Yung copper nickel na yan, yan din yung ginagamit na materialis sa ating mga pera. Ayan. Metal alignment andyan, tapos may references yan. Kung gusto nyo pong listing, uli nyo lang dyan yung references, no, yung number. Kung gusto nyo mag-listing sa eBay. At excuse me, titingnan natin ito. Ang nakalagay lang dito ND at walang value. Ba't kaya ganun? So okay lang yan, walang value rito. Kapag ganyan, dediretso tayo sa eBay at maaaring meron lang nagbebenta na ito doon kasi Manila Casino, eh. Maraming mahilig magpunta doon para maglibang, di ba? Kaya titignan natin at baka meron na rin naglisting dito sa eBay. Ito. Scroll tayo at yung mga nandito, yung mga old coins, you know, yung mga USPI na coins, yung mga old coins. Ang gawin natin, i-acto na lang natin para ma-search natin, i-type natin dito sa may search bar nitong eBay. Ayan. So, sino na bang nakapag-listing dyan sa eBay dito? Di ba, gumawa na ako ng tutorial kung paano mag-listing ng mga coins nila dito sa eBay. Ayan. I-type natin Manila Casino. So, search nyo lang yan. Pag na-type nyo na yung buong pangalan ng token na yan, para makategorize siya, no, specific yung pag-research natin. Ayan, no. So may isa akong nakita, ayan. Pero tingnan pa natin bandang ibaba, baka meron pang iba. At piliin natin kung ano yung ating ipakikita. At mukhang wala naman, nag-iisa lang to, no. Pero meron pa yan. Click natin to. Ito, ayan, pareho-pareho ng ating coins token, no. Ayan siya. So ang kondisyon na ito, itong nasa eBay na ito, halos kapareho ng ating token, eh. Guys, ayan siya. At ang presyo, ayan, Top Manila, Pilipinas Casino, $4.80 yan. At may shipping na $7. So magkano rin magagastos mo rito kung bibili ka nito, diba? Ayan siya, $4.80. Tingnan natin yung about the seller nito, kung saan ang kanyang location. Alam niyo, ating mga coins or mga tokens may mga naglilisting, no, na mga taga-ibang bansa. Kasi nga magandang i-collect yung ating mga old coins, eh, no? Kahit mga bagong coins, kinokollect nila yan. At ito yung about the seller at ang kanyang click natin yung location. Location nito ay Spain. So, nasa Spain, nasa ibang bansa ang naglisting nito, guys. Ayan, no? Location, Spain. So, hindi siya dito, no?
Ayan, maaaring napunta lang ito dito sa Pilipinas dati at nag-collection yan at ngayon nililisting niya na yung kanyang token. At meron pa tayong titignan na isa. Ito guys, no, eBay din at nag-research ulit ako kanina kasi isa lang yung ating nakita. At ito, may pangalawa akong nakita na at sa tingin ko, mas maganda ang kondisyon nito, isa nito eh. Ayan, makikita nyo yung may pagka-sharp pa yung mga script niya. At ang presyo guys ay $10, mas mataas kumpara dun sa isa na $4 lang. Pero hindi naman talagang ganun kalayo ang presyo na to. Ayan, at least meron tayong idea kung gusto natin na ilisting yung ating token na ganito eh. At least alam natin kung saan natin na ilalagay o paano natin lalagyan ng presyo itong token na casino, no, Manila Casino. Ayan. So ayan, at least meron na tayong idea. Itong aking sa akin na hawak, no, nag-iisa lang yan at hindi ko naman na wala naman din tayong planong ibenta yan at hindi naman din ganun kataas sakaling ibibenta natin, no, $4 to $10 lang. At sayang din naman kasi, maliban lang siguro kung marami kang ganito at sobra-sobra, pwede kang mag-listing, no, kung gusto mo magbawas. Pero mas maganda pa rin kasi para sa akin yung nagkukuli ka at meron kang makikita at mga ipakikita sa iyong mga kaibigan, di ba? At pakaragdagan sa iyong mga koleksyon bukod doon sa mga pera. At dapat meron din tayo mga ganito kasi para sa akin, collectibles po itong mga ito eh. Diba, kahit circulated na yan, nagamit na ito eh. Makikita mo naman ang isang token eh, kadalasan ay ang mga token na yan yun eh masyadong nagagastado nga kasi ginagamit nila sa mga ano yan eh, sa mga machine, diba? Kaya maraming tama yan. So halimbawa, napunta kayo sa mga games, no, at minakuha kayo, bumili kayo, binibili yan dun eh, at meron kayo nakuha, pwede nyo na pong gamitin or iuwi nyo na yung token, lalo't maganda pa ang kondisyon. O, yun ang magandang i-collect. Alright guys, yan pong ating content ngayon. So maraming salamat. Huwag kalilimutang mag-subscribe at i-click ang bell for update. Until next time, God bless you all guys. Out na muna tayo.